Okay, mga kababayan, ito. Kung matatanda natin yung beauty queen na nawawala na si Geneva Lopez at ang kanyang boyfriend na Australian, ay ito na. Nakuha na po. Nahanap na po sila. Sa kasawayang palad ay isa na po silang patay, mga kababayan. Nakakalungkot yung mga ganitong balita. Dahil sa tingin ko wala naman yata itong mga kasalanan, ano? Kaya nagtataka naman tayo dito kung bakit pinatay po ito. Malamang sa malamang may malaking problema ito na ang solusyon ni para mawala, makuha nila ang gusto nilang makuha. Kaya ito ang ginawa sa kanila. At sabay pa talaga. Grabe. Narito, pakinggan natin. Nawawalang beauty contestant na si Geneva Lopez at ang kanyang nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Nakakatakdang i-autopsy ang mga labi para makatiyak kung sila nga ang mga ito na nawala noon pang isang buwan. Mula sa Tarlac City, nakatutok live si Bon Aquino. Bon? Ivan Pia, dalawang bangkay ang natagpuan sa bakanteng lote sa Capas Tarlac kaninang umaga. Ayon sa PNP, maaring ang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli fiancé na si Yitzhak Cohen na huling nakita noong June 21 ang nakita ang mga bangkay. Natagpuan sa masukal na bakanting lupain sa isang quarry site sa Santa Lucia, Capas Tarlac, alas 7 kanina umaga ang dalawang bangkay. Ayon sa pulisya, hinalughog ng Tarlac CIDG ang lugar sa bisa ng search warrant. Matapos lumapit sa SITGG ni Shaq ang isang key witness para magbigay ng informasyon tungkol sa kinaroroonan ng dalawang bangkay. Dinala ang mga labi sa poneraria sa Tarlac City. Ayon sa PNP, na-identify umano ng mga kaanak ni Lopez ang kanyang katawan base sa suot ng bangkay na babae. Pinala po sa poneraria ay yung na-identify naman po sila initially ng kanilang pamilya. Subalit kailangan pa po magsumas po ito sa official autopsy. Patinamin po yung DNA profiling. Establish po yung kanilang tunay na pagkakakilanlan. Hindi pa raw tukoy ng PNP kung kailan at kung paano namatay ang dalawang biktima. Bukod sa mga kaanak, dumating din sa poneraria ang mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division, NBI Forensics, NBI Tarlac at NBI Pampanga. Ang mga taga NBI Region 3 nakatakdang magsagawa ng autopsy sa dalawang labi. Sa bisa rin ng search warrant, inaresto rin kanina umaga ang tumayo umanong middleman sa bibilhin sana ng lupa ni na Lopez at Cohen. Mayroon umanong mga nakuhang baril sa middleman at wala umano itong license to own and possess firearms at firearms registration. Arestado rin ang isa sa person of interest na dati rin umanong police. Sabi ng PNP, sa 7 persons of interest, 3 na ang arestado para sa reklamong illegal possession of firearms habang hindi pa nasasampahan ang dalawang iba pa. Ivan, sa ngayon ay sinusubukan pa natin kunin ang pahayag ng mga kaanak ni na Lopez at Cohen, ano? Pero sa ngayon ay hindi pa tayo pinapapasok sa compound ng poneraria. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino. Samantala, ayon po kay Interior Secretary Benhur Abalos, dalawang suspect na ang hawak ng pulisya na posibleng may kinalaman sa nadiskubring bangkay na hinihinalang sina Lopez at Cohen. Malinaw na pananakot ang intensyon ng China sa paglalagnan ng tinigurihang monster ship ng China Coast Guard. Okay, mga kababayan. Nakakalungkot naman itong balita na ito, no? Isang nangangarap na beauty queen. Diba? Nangangarap to eh. Tapos, ganito lang yung mangyayari sa kanila. Kung ang tinitingnan dito ng investigasyon ay yung binibiling lupa nitong magsyota. Diba? May gusto silang bilhin na lupa. Hindi natin alam kung nabili na o ano. Dito sa lupa na to. Siguro, nagbayad na ito. Yeah, nagbayad na ito tapos gustong makita yung ano, walang titulo. Alam mo kasi yung yan ang hirap kasi sa mga ano eh, mga bumibili. May
ano kasi ganito yan eh. May, hindi naman lahat ano. Yung mga lupa na binibinta ng mga kung sino man yung tao na yan ay kadalasan po hindi kanila. Apo, hindi po yung kanila. Ibibinta nila yung lupa na ituturo lang nila. Ibibinta kunyari lupa na hindi kanila. Ngayon, kung hingi ng titulo, may kasabot po sila sa loob ng ano. Bawa, meron sila kasabot sa loob ng ilari, ganyan. Kaya mabibindan. Pero ang totoo, hindi po kanila yan lupa. O, ganun po yung mga sindikato dyan. Di ko sinasabi na may kinalaman ito sa ganitong style, ano? Mga kababayan. Kinikwento ko lang po sa inyo. Pero ang pinaka-importante po dito, mayroon na po nahuli silang dalawang mga dating pulis. Sabi ni, ano, ni Minar Abalos, DILJ, mayroon na silang hawak na dalawa. Pero pito raw yung suspect dyan. Pero sana mas laliman pa yung investigasyon kasi yung sasakyan ng magsyota, sinunog. Tapos yung magsyota, pinatay, nilibing. Kaya raw nakilala dahil sa kasuotan. Eh, mas maganda kung siguraduhin kung anong pagkakatanda, may palatandaan ba ng balat. Sa balat, baka may mga tattoo dyan. Para sigurado na hindi hinubad yung damit, tapos pinasuot sa dalawa. Di ba? May mga ganun eh. Halimbawa, siyempre, marami to. Hindi pwede ito na dalawang tao lang o kaya kung sino-sino lang ang ano. Sindikato ito. Marami ang gumalaw dito kasi yung Australiano eh, malaking mama yan, matangkad. Diba? Napaka-imposible naman na eh, kung iilan lang kayo, hindi pumalagyan. Diba? Tingnan pa rin po nila, baka mamaya hinubad yung damit. Diba? Relo lahat. Tapos pinasuot sa isang tao. Tapos yung tao na hindi naman pala yun, ay yun yung pinati at nilibing. Siyempre, sa tagal ng panahon, naagnas na yun, kaya hindi naman nila makikilala yung mukha kung sila nga yan. Diba? Kaya mas maganda, imbestigahan pa talaga ng husto kung sila ba talaga yan. Oo. Eh, alam na na ng mga polis yan. Diba? Kaya lang ang hindi po dito maganda eh na-involve na naman yung mga polis dito. Grabe talaga. Sa bagay, sila lang may kakayahan eh. Sila lang po may kakayahan gumawa ng mga ganyan. Kung hindi gwardiya, di ba, mga... Alam naman natin yan eh. Yung may mga mahilig sa patayan, yung mga ganyan style eh, di ba? Mahilig sa patayan, yung wala ng takot ba? Talagang pag gusto kong patayin, ipapatayin ka sa kadahilanan na kailangan mo ng pera. Malaki, siyempre, malaking binabayad dyan eh. Kaya ganun yan. Mas kung sino nag-utos dyan, dapat yun yung dapat mapanagot. Di ba? Kasi napakapangit eh, napakapangit. Ano na lang ang sasabihin ng mga Australiano ngayon? Pinatay na naman ang kanilang kababayan dito sa ating Pilipinas. Tayo na naman itong mapapasama. Diba? Nakakalungkot yung mga ganyang balita, mga kababayan. Abangan na lang natin kung sino ang nag-utos dito. Pero ang natitiyak po natin, hindi lang po isa, dalawa, tao ang gumawa nito. Yung malamang yung naglibing, dalawa, siyempre patay na yun eh. Pero yung humuli niyan, marami po yan. Tapos sinunog po yung sasakyan, di ba? Sinunog para hindi makilala. Tsaka, papano rin? Matatalino talaga itong mga kapulisan natin. Matatalino talaga. Pero ano mo, may lumutang na lang. Ha? May lumutang na lang bigla at tinuro ang lahat-lahat. Diba? Ibig sabihin, nako, natatalino talaga. Kaya lang kahit anong talino ng kasamaan, mas matalino pa rin yung may alam, diba? Yung marunong. Nasa gilid-gilid mo lang yan, pero
yan talaga yung marunong talaga, yung matalino talaga. Yung hindi ka, kunyari, kasama ka, di ba? Yeah, sana lalimong pa yung investigasyon na yan, sana managot yung pumatay dyan sa dalawang magsyota na yan. Nakakalungkot yan.